Si Pip, si Tirisoklos III, kaklasiko yun, high school. Sa Trinity. Talaga. Si Manny De Leon naman, na naging partner din ni Nora Honor, kaklasiko naman sa Sambeda College. Diba, president and student council si Pip, at saka siya yung swimmer ng Trinity College. Ano yan? Cliff Richard of the Philippines namin. Oh, galing. Galing. Pare, good morning. Inaanak ko yung pangalan niya. Tsaka George Harrison din ang boses niya. Ano? George Harrison din ang boses. Oh, George Harrison and Cliff Richard. Richard. At saka magaling mag-conga yan. At yan ang isa sa pinakamagaling kong nakilalang taong magsayaw. Ang galing ko yung mambo, kahit tap dance alam niya. Kaya nung sa TV siya nanalo ng 1 million. Daming ko, mandaming mga lumabang mga artists, sabi ko. May tulog sila lahat niyang kepe. Magaling talaga. Yeah. Pero ano yun, naturuan niya niya, no? Ng kanyang uncle, yumaong uncle, si Ricky Belmonte. Mas magaling si Ricky Belmonte. Si Jesse, magaling yan. Ngayon, mas magaling. Umpisa na natin. Okay, de, ano ba nangyari? Ayan. Sa Manila Times, Mike, owner of Choppers, used a plane sold as new, Senate told. The Senate Blue Ribbon Committee on Tuesday was able to establish that Jose Miguel Mike Arroyo was the owner of the second-hand light operational helicopters that were used during the 2004 elections and later sold to the Philippine National Police, PNP, baka hindi nila alam, as brand new units in 2009. Binenta ng mahalaga ng bago. Pero, teka muna. The fingerprints are not there. The John Hancock is walang not signature. There. Walang pangalan. Walang pirma. It seems that Mike Arroyo is a tough nut to crack, baby. Pilipino nga pala. Linggo ng wika. Hindi lang linggo, kundi... Buwan ng wika. Noong araw, linggo lang. Si Rojas, linggo. Tapos magsaysay, linggo lang. Tapos si Corey, linggo lang. Humirit na si... Kaya natin to. Buwan ng wika na. Diba nag-umpisa yun? Lance up. Kasi nung araw, di pinakikinabangan ng linggo ng wika. Dahil natatapat sa walang pasok ang mga estudyante pirmi. O di nagalit ngayon yung mga... yung presidente. Ayoko niyan. Ibig yun talagang makikita natin kung paano sumusunod at ginagamit ang... wikang pambansa. Pero kahapon, nanonood ako ng Senate hearing. Very pathetic yung sight ng mga, watching all those ex-PNP generals, mga officials ng mga PNP, na alam naman nilang mali, di ba? Bakit pa nila, tapos ngayon, nagngangawa sila? Kasi si Mike, si ganito. alam nilang mali, alam nila na second hand. At alam nila na, di ba, may papong. Paano kasi kung may utos that time? Kung totoo lang ha, kung may utos that time, makakano ka ba? Ay, di ba, disika? Pero,
Na-pressure. Very simple lang yan eh. Dahil ba asawa siya ng presidente, hindi mo natanggihan? Ang ibig sabihin nun, hindi mo tinanggihan, ginawa mo yung mali, dahil yung ano ka, yung greediness mo na, di ba? You wanted to maintain your position, to the good graces of the president, kikita ka pa ng komisyon, di ba? Tapos ngayon, nangangangawa sila. Ang kanta natin, ibalik, ibalik, ibalik si Kom sa government. Alam mo, yun ang ano, ito sa matuwid na landasan. Kahit sabi nila, maraming sasabi, malubak at madulas. But in fairness to President Aquino, ito ang gusto niya ngayon. Kahit na nakakataas na opisyal ang nag-uuto sa iyo, kung mali, huwag mong sundin. Yun. Pag tinanggal ka ng support ng immediate superior mo, sumbong mo kay Presidente Aquino, tatanggalin din niya yan. Pagka ganito mga issues, ito lang payo ko doon sa mga nakapaligid kay Pinoy. Pag ganito, pabihaan nyo ng wheel of justice to turn. Huwag nyo nang isasabit pa rito sa sinasabing prosecution, sinino ka si Pinoy dahil lalabas eh. Personal vendetta to vengeance or whatever. Si Karindang nagsalita. Sino yun yung i-detach yung hanggang maaari, insulate him in such a way will appear to the people that he is not persecuting. So, sa mga spokesperson, nagsabi na okay sa palasyong pagkakaano kay FG. Dapat hindi na lang nagsasalita. Huwag ganon. Bigyan nyo ng comment. Alam naman ng tao eh, bakit ba igaganon nyo pa eh, sa bubusagsag nyo pa sa tao? You're begging the question eh. Napakapangit eh. Nangyayari niya, kaya ko ngayon sabihin na, eh kasi kaaway mo ko eh. Kaya we are at odds. Therefore, you are doing everything, di ba? Leaving no stone unturned just because you want to politicize, incarcerate me. Right. At ang, sabi ko nga, Karen, eh, pag mali, alam mong mali, huwag mo nang ituloy. Huwag mong gawin. Dahil magiging problema lang. At mapapahiya ka yung talaga. Yung sinasabi ni, ano yan. Dalas ko ngayon nagagamit yung what goes around comes around. Babalik at babalik at lumabas ang pangyari na abi kabila pa kayo ng hindi ba kayo nahihiya eh, may mga anak kayo? Oo, nakakahiya yun. Ngayon, nagnganga kayo. Alam nyo, mayroong tinatawag na dignified silence eh. Parang nawawala na yun. Hindi kayo pwedeng member ng mafia. Dignified. Code of silence. Sinabing, umerta. Eh, kayo naglulubog sa sarili nyo. Diba, pati you are doing a great disservice to the institution you belong to. Narinig ko yung ano, kay Brother Eli Soriano, for an evil to triumph, it's enough that good men do not do nothing. Noon kung kayo nag-whistleblow na kayo kagad, noon pa lang. Noon pa lang. Hindi nyo na inabot itong kahihiyan na to. Sabi Karen, too late the hero. At saka, Karen, ito ganun, yung looking beyond. Yung mga police generals na yung mga yan, second hand, alam nila, second hand yung dalawang helicopter. Saan ba gagamitin yun? Maintenance of peace and order. Buhay ng mga pulis nila, buhay ng kanila. Ang nakasakay doon. On the line. Di ba? Ba't sila pumayag in the first place? Dahil ba utos ng asawa ng presidente? Ayun lang nga eh. Huwag niyo silang katatakutan. Mali. Mali. Huwag kang matakot. Baka may intimidation. Yung lang pumasok doon sa PNP, pumasok sa Congress. Di ba kayo nihihiyan yan? Lahat ng alingaw sa inyo. Yung rubber boat, inyo. Yung ganyan, inyo. Yung pumasok sa Kongreso, ang ano nyo? Nag-jismila lang kayo? 10,000 lang? Nagbibigyan, ipinagpalit nyo yung mandato ng tao, yung tunay na gusto ng tao ang mangyari. Eh, yung observation nga ni. Yung observation ni Johnny, di ba? Alim. Nilaspag na, ano ka mo? Nilaspag na lang sa ano, ng eleksyon. Oo. Laspag pala sa eleksyon yun. Laspag na pala yung dalawang helikopter sa eleksyon. Pare-parito yun, no? Alam mo, pagka laspag eh. Wala na. Talaga. Hindi ko maaintindihan eh. Pagka lalaki man eh. Laspag ikaw ba, Karin eh? Ang dami mo nang nilaspag. Ikaw, pag laspag. Laspag sa gusto mo na? Na kotse, di ba? Kotse, kaya nga. Kotse, kotse. Ako na nalaspag. Kotse. Loray na yun. Baka
Akala nyo kung ano yun. Meron na kami private joke lang. Yung second hand. Second hand na kotse. Diba? Galing sa kasa. Ayun ang umerta. Ano yung ibig sabihin ng umerta? Mafia code of silence. Ibig ko sabihin ng umerta, Karine, ay Mafia Code of Silence. The code requirement alleged to apply to members of the Mafia by which they must remain silent about any crimes of which they have knowledge. Karine, kasi tamang po yung sinabi ni Pinoy. Alam mo, sa mga walang ya, meron ding honor ang mga walang ya. Nagpipirmahan din, ha? Honor akong tips. Pinag-usapan natin to, tapos ikaw ngangak-ngak ka. Kaya pala sila imbok na imbok. Tapos pala, nagmamalinis ka? May blood compact din. Kaya pala pala imbok nila. Karin, tama po yung sinabi ni Pinoy nung nakaraang zona niya. Sabi niya, personal talaga yung laban na to. Kasi laban to ng lahat ng Pilipino dahil sa mga katiwalian at corruption. Tignan mo ito, study in contrast. Personal to. Pero laban ito sa mga... Personal ng bawat Pilipino, sabi po ni Pinoy. Ito ang people's war. Opo. Mas appropriate. Hindi personal ito. Yung matanda sinabi niya. Sabi po niya, personal to. Okay, mali yun. Versus the Philippines. Mali po yun, Mr. President. Philippine Daily Inquirer. Ito, former first gentleman. Ito yung mga style eh. Behind. Naman, no, ngo pa ito eh, pango eh. Behind chopper sale, Senate calls Jose Miguel Mike Arroyo to hearing. Lion Air Incorporated President Archibald Legazpi po tells the Senate Blue Ribbon Committee he sold the choppers then First Gentleman Mike Arroyo in 2003 Lynn Rilon. Then, First Gentleman. Lionel yan. Lionel. Ah, Lionel. Tingnan ko nga yun. Tingnan ko. Oh, Lynn Rilon. Ano yun? Rilon? Baka yun nagsulat. Pangalan yun. Hindi, ano na, copy-paste lang yun. Copy-paste. Yun yung nagsulat. Then, First Gentleman Jose Miguel Jose Arroyo Puch for the sale of two of his used helicopters that they were passed off as brand new to the Philippine National Police. The head of the company that supplied the three choppers to the PNP in 2009 for 10 of 105 million pesos. Wow. Ayon, on Tuesday. 2003 to 2009, 6 years. Headline Tribune at Philippine Star. Karine, ibig sabihin si, ano, si Mike Arroyo, FG, papatawag siya. Oo. Wala naman siyang immunity. Karine, ano, magre-ready na naman ngayon ng St. Luke Hotel. St. Luke Hotel? St. Luke Hotel. Malamang. Na naman yan. Malamang, oo. Kikita na naman. Naiintindihan din natin dahil ito naman eh, may record ng talagang sakit. Palaging dinadala to. Diarrhea. Kaya naman natin malinig yung ano yung ay bookmice. Nung nandun pa sila sa power, eh nawawala na ng power yung puso niya eh. Yun. Diba? Alam mo, I have a very soft heart for people who are afflicted with may sakit. Wow. Or si Lacson din, yan din yung stand niya. Yan din ang stand ni Lacson na ang hirap namang birahin mo ng birahin tapos merong mental condition. Tapos yung nangisay doon, kayo pang... Eh, ibang senador pa naman kung magtanong, naku, akala mo malinis. Akala mo Gestapo eh. Gestapo. Pero kahit na malambot ang puso mo sa may mga sakit, Karine, alam ko yan kasi... Maraming nagsasabi sa akin, malambot talaga puso mo. Pero ang nangyayari kasi, may laman kasi sa akin. Ano mga sakit sa pusong babae or what? Na-abuse kasi, di ba, Lola Zela? Na-abuso yung paggamit ng may sakit. Kasi, because yung Pilipino kasi, culturally talaga, sympathetic yan eh, di ba? So pag sinabing may sakit, huwag mo na. May kasabihan tayo sa boxing, di ba, Karine? Do not, ano? Ay, maghat na si Spine. Pagsak na. Di ba, si Jones, di ba? Nung during his salad days, walang tumatalo, pero minsan lang siya natalo. Nung magsak na yung tao, sinuhipa niya pa yata o sinuntok pa. Bawal yun, di ba? Parang sa trabaho niya, Karine, using medical excuse, di ba? Kuha ko medical certificate, pero malakas naman ako. Oh, kasi lahat ng
na akusado, lahat ng nasasangkot sa anomalya, may sakit eh. May sakit. Oo, oh, idadala sa Senado. Yung presyon mo, tataas eh. Sa Kongreso. Kaya pala parang natural yun. Doon pala sa PCSO, lahat sila eh. Pero nung 9 years nila na pinagpasapasan itong mga pera ng, di ba, pera ng PCSO, wala sila sakit. Tignan mo ah, ba't hindi tataas ang presyon mo? Darating yung anak mo, umiiyak. Daddy, minaminta ka kapag nanakot na sa eskwela. Ayoko na mabalik to. Pinarinig ka na ako. Sa school? Oo. Huwag ano ka, ha? Naku, ayoko na rin lumabas ng halos ng bahay. Pagka lumalabas ako, nagkakalakbitan. Magmaskara ka, anak. Ako? Bakit hindi ka nga ba magkakasakit? Tataas ka ng presyon mo. Tapos iniisip mo. Oh. Ito, pag nayari ako nito, hoyo ako nito. Parang hoyo. Hoyo. Alam niyo yung hoyo? Hoyo, maloloko. Ang mabigat yung Gloria Macapagal, ahoyo. Ang sinabi mo, hoyo, kulong eh. Hindi, ganito eh. Ganito ka rin eh. Ako lang ha, sa sarili ko lang to. Napapansin ko. Ha? Ewan ko kung napapansin nyo din. Ayun nga. Yung aakusahan ka. Sa dyaryo, sa ano? Asan ang akusa? Yung statement. Ibigay nyo sa kanila kung ano yung akusasyon nang nakakasagot yun. Bigay nyo agad! Eh, nililate nyo eh. Nililate? Oh, nililate. Yung iba sasabihin. Okay, anong akusasyon? Ba't hindi nyo ipadala yung mga akusasyon nyo sa akin nang nakakasagot ako? Ako hindi ah! Parehan sila ng laban! Ganun! Ang totoo, hinahanap natin. Pagkat ang totoo, sa totoo, pag totoo, walang magiging problema. Ilatan nyo! Huwag may matakot! Kasi pag napadala na ng sikwena, pupunta na ng ospital. Kaya ito yung totoo, ito yung totoo. Nakita mo si Gonzales, nangamote. Ano nandun eh, umurungan nila, naghanap ng isang piling na sagi. Sagi. Nagkaroon ng potassium depletion na bigla. Nainerbyo. Yung pressure niya, napakahirap na. Sa human anatomy, di ba, kailangan sagi? Dapat lagi nagpapacheck ng BP, di ba, Beth? Oo, kaya kung gusto niyo po magpacheck ng... Lalo kung presidente ka, magpapacheck ka palagi ng BP, baka sinasabotahe ka. Lakasan yung loob. Yung BP? Hindi, blood pressure ka rin. Ma-underground yung vice president mo. At pag nakarinig ako ng blood pressure, naisip ko palagi yung clinic ni Kuya. Kaya tungo na po natin si Miss Lynn Perez para sa clinic update. Isang katerbang segue. Ayaw niyo eh. Sibit. Ate, ano po ang requirement para po sa pagpapapustiso? Ate, ano po requirement? Good morning po. Arab ka naman. Ano po requirement ba para sa magpapapustiso? Ikaw ang ganda ng ipin mo, ate. Nakapagpustiso. Good morning. Ano po bang requirement para sa pagpapapustiso? Good morning, Kuya. Ang kailangan po sa requirements ng pustiso ay certificate in the agency at saka valid ID Xerox. Yeah, may pinipili po ba ditong tao, religion, or anything like that? Wala pong pinipili. Mahirap o mayaman man. Ganon. Ayan po si Mami Melay. Good morning po. Good morning po sa inyong lahat, mga kasambahay. Tatayo muna ako dito at hahayaan ko si Mami Melay na makapag-trabaho. Anyway, welcome po muli sa clinic ni Kuya. Good morning sa inyo dyan sa pundahan. And of course, good morning Kuya Daniel. Yan. Salamat po sa Diyos at open na naman po ang ating clinic. Kasabay po ng paghinto ng ulan. Ayan, pagdagsa muli ng mga pasyente natin dito po sa clinic na nangangailangan po ng medical consultations. At pati na rin po mga diagnostic procedures sapagkat ngayong araw po ng Wednesday ay magkakaloob din po tayo ng libreng x-ray at libreng pustiso nga para po sa mga kababayan natin. Nandito po sila at nakapila. Sa aking likuran, makikita nyo po hanggang EDSA na po ang aming pila. This is as early as, anong oras pa lang ba, Nanay? 5:30 pa lamang po ng umaga. Eh hanggang alas 8 po ang ating registration. So mga kasambahay, once again, we're inviting everyone. Katulad lang ng sabi ng Mami Melay na ito. Pagka may sakit po na tayo dito sa clinic po, tayo ay open. Welcome po tayo sa lahat mga kasambahay. Wala po kami pinipiling relihon. Wala pong lahi. Welcome po lahat. At ito nga po ang ating update as of 5:10 ng umaga. Nasa 77 na po ang ating mga pasyente. At ito po ang breakdown. Ngayon po ay magkakaloob po tayo ng libreng pustiso sa ilan nating mga kasambahay. Kasabay na rin po ang screening at ang kanilang pag-fitting ng kanilang mga pustiso. For 18 po sila na nakatala. Samantala 24 po ang magpapabunot naman ng ngipin.
or baliktad, 24 pala ang dentures, 80 naman po ang magpapabunot. Apat po ang magpapa-ECG, samantala isa po ang naka-register sa X-ray, dalawa po ang laboratory at 28 naman po ang ating general medicine. Okay? So yan po ang ating mga services dito po sa clinic ni Kuya. At mga kasambahay, kasabayan din pong nagsasagawa ng medical mission ang mga kasama natin dyan sa Biga, Silang, Cavite. Ang lamig siguro dyan ngayon, ano? Nasa 245 General Aguinaldo Highway, Biga 2, Silang, Cavite. At ang mga services po nila, general medicine, pedia, dental, opto, PT, reflex at laboratory. Salamat po ng marami sa Diyos dahil patuloy po nga ang pagdami ng mga clinic natin dito po sa Metro Manila. At para po sa kaalaman ng ating mga kasambahay, pati po sa ibang bansa, ay nagsasagawa na rin po ng mga mabubuting paggawa sa pangunguna po ng ating Kuya Daniel ang ating mga kasambahay sa pamamagitan po ng bloodletting at mga medical missions din po at feeding programs dun sa mga mahihirap nating mga hindi lamang kababayan sa iba't ibang bansa. Anyway, salamat po ng marami sa Diyos. Siyempre, yan po ang una sa lahat at binigyan pa po tayo ng buhay at kalakasan para makapagpatuloy po sa mga ganitong klaseng gawain. Anyway, salamat din po sa ang grupong ang dating daan sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Good morning po. Of course, ang Kamanggagawa Foundation Incorporated. Ang mga tumutulong pa rin po sa mga indigent nating nangangailangan po ng mga operasyon. Anyway, ang Kabalikat sa Pamamahayag International ay isa rin sa mga sumusuporta po sa mga gawain, lalo't higit ang ating Transient Home na nag-iisa lamang po dito sa Pilipinas. Yan. Ikinaka-proud po namin itong pansamantalang natitirahan ng ating mga kababayan pong kapuspalad. Siyempre, sana po supportahan ninyo at pinapasalamatan po natin ang ABU Insurance Services, ang Sports Basic po, ang DSR Printing, ang World Star Tire Center at ang Tyro Auto Sales. And once again, magre-remind lang po kami sa aming mga kababayan po, lalo't higit dun sa mga taong may mga kilala po sa press, sa media po. Every Sunday po kasi nagsasagawa ng medical mission. Every first Sunday of the month, ang clinic ni Kuya. But this time, this coming week, magiging pong Saturday ang inyong pong medical mission instead of Sunday. Kaya huwag po kayong pumunta ng Sunday, but instead Saturday po. Open and welcome lahat po ng mga taga-media. Kasama na rin po ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Okay? So yan muna po ang ating reminders. Yan, dito pa sa clinic ni Kuya. Magpapatuloy po ang aming mga service. Balik na tayo sa pundahan ni Kuya Daniel. Thank you so much, Ms. Dean Perez. Meron para sa cleaning ganun? Update. Ano? Yung pera? Na meron ako. Parang arombo. Kanina sabi ko, ahoyo. Ahoyo. Pag sinabing hoyo, kulong. Kulong. Pagka sinabi namang durobo. Huwag na nakaw ba yun? Durobo. Arombo nakalagay dito. Pero parang ito kaya portentous, ominous or what? Itong mga gantong pangyayari na... Wala dyan sa ganyan, ano? Wala ba nag-check yan sa... Typographical yan. Nagasabi nga ni Johnny, yung... Kasi central bank yan eh. Tapos printed outside yan eh. Right. Diba? Outside yes, no? Sa France ata yan, sinupin na. Pati yung mga materialis na ginagamit dyan. Yung proof reading, di ba? Proof reading. Ngayon nga ba dito na or ina-export pa rin? Para patakan doon sa... Yung mga watermarks yata, imported pa rin eh. Pero ito, ang laki pagkakamali, ano? Pero parang walang, ano? Walang nakapansin. Wala, oh. Alam mo, hindi, wala man lang na-sanction. Oo. Oh. Mga... Eh, ano pa? Ito lang. Eh, in-extend pa yung nirenew pa yung appointment, di ba? Oo. Oh. Nandang na 6 years. Maliit pa yan, ha? Pero ito, walang nakapansin kay Pangilinan. Bakit? Diba? Bakit? Na. May kaso nga ito. Sino Pangilinan? Sa Bucor. Kasi kahapon pinag-usapan natin Kiko Pangilinan. Nung isang araw pinag-usapan natin yung ano ng manager ng ASCAL. Oh, yung git nagdala dito ng NBA. Si Pangilinan. Pangilinan, oh. Ito, Pangilinan ito ng... Bucor. Nang Bucor. Ano yung Bucor? Maraming... Si General Pangilinan. Yung bureaucracy? Di ba kasama siya dun sa kaso na final ni Garciliano? Ni Rabusa. Rabusa, oo. Kasama siya doon. Sabi ni Danny Lim, saka sini isa na ano rin, nasa army rin ba yun? Kirubin? Kirubin. Kirubin. Ang sabi ni Kirubin, ang munting anghel. Eh, di ba? Yung kirubin yung... Maliit na sure. Pero ang laki ni drawing, gano'n yan eh. Maliit na kirulo lang. Siya, kirubin ang malaki. Ako eh, nakakabit sa leeg yung... Pakpak, di ba? Oh.
Eh, sabi, for delikadesa, dapat hindi mo tinanggap yan. Eh, sumampa na eh. Sumampa na ang dilima. At saka dalawa, ano yan? Before mag-sona, okay na eh. May isa pang legality dyan eh. Oo. Yung date ng appointment niya is July 19. Yes. Oh. And he was supposed to retire from the military July 25. Bago siya mag-retire. So, approved may principle yan sa appointment eh, yung inconsistency, di ba? Oh, na nasa military pa siya. Maaga. Eh, appointed na. Appointed na kaagad siya. Dapat eh, naghintay man lang, parang gek na gek eh. Mamadali. Mm. Tapos, pununta niya kaagad sila ila, tulog pa atas si Secretary Dilino. Ano pa? Bumabag yun, di ba? Bumabag. Hindi, ayaw niya kasing masilat pa ng iba yung pwesto. Yun lang yun. Yun lang ang ibig sabihin nun. Masilan. Kailangan ma-insure na eh. Diba? Insurance basket, kumbaga sa basketball. Daig nang maaga pang masipag. Pag na-unwit naman daw, magre-resign. Alisin, actually. Ganun pa kay Dilima, eh si Dilima, inapuya tuloy, hindi nakasalubong kay Guy. Welcome back. Samantala, Karen, may live report muna tayong tatanggapin. Metro Manila, makakaranas pa rin daw po ng mga pag-ulan, dulot ng hanging habagat, at isang low pressure area naman ang namataan sa 100 km o kilometers kanluran ng Sinait. Ba ito? Sinait, Ilocos Sur. At nasa Pag-asa Weather Forecasting Center si Bernard Dadis. Bernard, good morning. Yes, good morning, Minya. Good morning sa ating mga kasambahay. Nako, dahil may pasok na po ngayon ang mga estudyante at mga papasok sa trabaho, ang mga nag-aantay ng ating weather forecast, ay nga po sa Pag-asa ay magiging maulan pa rin itong Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Dulot pa rin nga ng hanging habagat na pinalalakas ng Bagyong Kabayan. Pero hindi na kagaya kahapon na malakas ang ulan, mas mababa ng kaunti ang inaasahan na ulan ngayon dito sa gawin ng Metro Manila. At para bigyan tayo ng update, kasama na natin si Ginoong Sunny Parrilla ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir, ano nga po ang forecast natin ngayon dahil may pasok na po muli ang mga estudyante, mga papasok sa trabaho, sila kailangan maghanda. Ano po bang lugar ang magiging maulan? Dito sa Metro Manila at saka sa Central Luzon, western side po ng Central Luzon, Northern Luzon, ay magiging maulan pa rin po dulot ng habagat. Bagamat kalahati na lang ng ating pong naranasang mga pag-ulan kahapon, inaasahan po natin more of the light to moderate na lang po yung rains na nakita po natin. Kahapon po talaga kasi medyo malakas yung ating pong naging forecast maximum ay umaabot po kasi ng 30 millimeters per hour. Yung pong mga sukat ng tubig na yan, yung kailan po ba natin masasabi na heavy rainfall? Ano po ang sukat nun per hour? Pagka umabot na po ng 7.5 millimeter per hour, heavy rainfall na nga po yun. Ang pinakamalakas na ulan na ating pong naitala kahapon ay between 5 o'clock to 8 o'clock. Nakapagtala po tayo ng 77 millimeters. So ibig sabihin po noon, it was around 25 millimeters in an hour. Hanggang alas 8 naman hanggang alas 11, nakapagtala din po tayo ng 39 millimeters dito po sa ating manual observation. Umaabot po yun na sa tatlong oras, umaabot po yun ng 13 millimeters per hour. So, kaya naging ganun kabiglaan ang ating pagtaas ng ating tubig kahapon dahil malakas talaga ang buhos ng ulan nitong umaga hanggang alas 11. Mabuti na lamang po, alas 11 po hanggang alas 2 ay medyo umina na at alas 2 nga hanggang maghapon ay halos nawala na yung ulan. Yung pong sa naitala nung nakaraang Bagyong Undoy, gano'n po ba karami yun per hour? Ay marami po yun. Yung Bagyong Undoy kasi in 6 hours before mag alas 2 po ng hapon, ito'y between 8 o'clock hanggang 2 o'clock ng araw na yon na kung kailan nagkaroon nga tayo ng undoy, ay mahigit 3, if I'm not mistaken, I may not be able to quote the right figure, but mahigit 300 millimeters year in 6 hours. Ang average noon ay 55.6 millimeters in an hour. So 56 millimeters in an hour. So medyo mataas talaga 'yon. Tinatawag natin 'yon na extreme na amount of rainfall. So kailan po naman natin inaasahan na makakaranas tayo ng magaganda-gandang weather?
Itong ating bagyong si Kabayan, medyo hindi talaga makaalis-alis sa Philippine Area of Responsibility. Sa north kasi o sa taas niya, sa ibabaw ng ating system, ay mayroon tayong dalawang high pressure systems na siyang nagtutulak sa kanya. Kaya kung mapapansin niyo po, ay lumalapit siya ngayon na dito sa atin, papunta siya dito sa eastern side ng Taiwan. Kaya ito'y habang hindi pa nakakalabas, magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan, humahatak pa rin po ito at hahatak pa rin ng ating hangin habagat na magpapaulan pa rin dito sa kanlurang bahagi po ng Luzon, particularly dito sa Metro Manila hanggang Northern Luzon. Maraming salamat po, Ginoong Sunny Parilla. At dahil nga po dyan, yung mga nabanggit na lugar na magiging maulan, lagi po natin paalala yung po mag-ingat sa mga landslide prone areas at maging yung mga malalapit sa coastal areas. Balik po sa inyo dyan. Thank you, Bernard. That is live mula po sa Pag-asa DOST. Dilima pala. Fan. Ikaw pala ay... Fans? Patay na patay kay Nora. Yes. Noranian pala siya. Baka nga daw ano eh. No? Distant relative. Kasi pareho sila from Camper din ba si Nora? Iriga. My hometown. Sa my mall. Isa pala sa mga pelikula ni Nora ay kinunan sa kanilang... Ancestral home. Ancestral home. Tell Nora I love her. Tsaka nagpatayo siya ng chapel sa amin, Karen eh. Si Dilima? Hindi, si Nora. Nung kasagsagan, nung kainitan niya yung kasikatan niya. Kasi syempre marami naman siyang pera. Nakapagpatayo siya ng isang chapel. Sino? Si Leonora Teresa. Maria Leonora. Million dollar question. Asa na ngayon si... Maria Leonora Teresa. Na hindi demanda niya kung pare ko may Pero kung gagawa kaya sila ng pelikula, eh ganun pa kaya kainit ang pagtanggap sa kanila ng kanilang mga fans? Dahil noon, hindi pa masyadong mature si Pipo sa arte. Ngayon magaling. Aba, eh ngayon kahit anong role ang ibigay mo dyan. Galing na mga kontrabida. Oo, kontrabida, bida. Nag-gay na ba siya, gay role? Paano naman yung... Sa stage yata. Stage. Paano naman karin na yung Bebot at Ate B? Pwede bang ibalik niyo? B&B. Hindi, wala na eh. Ganon lang kalaki si Ate B. Hindi. Sino? Hindi baliktad. Si Kuya B. Hindi, ako malaking-malaking tao na. Kanyang ano, gobernador. Ako kasi malisyos eh. Yung kasi laki ni Bebot, si ano... Bobs Guevara nanonood daw sa atin ngayon. Sino si Bobs Guevara? Sino si Bobs? Pamangkin ni Doji Guevara yan. Bobs Guevara. Bobs. Lalaki ba ito? Lalaki. Okay. Ay, nanonood oh. Sa atin ngayon. Bobs Guevara. Maaga pala gumising eh. Maagang gumising para manood dito. Para manood sa atin. Good. Very good, boobs. Mm. Oh, meron tayo niya. Ito po sa Manila Standard today, Palace denies playing favorites in pork funds. Yun naman pala. Budget Secretary Florencio Abad says his wife's district suffered under the previous administration. Kaya bumabawi ngayon. The administration on Tuesday sought to ward off accusations of favoritism in its disbursement of pork barrel. After 34 opposition congressmen said they would boycott the debates on the 2012 budget over the non-release of their priority development assistance funds, or PDAF. Boycott, ikaw ang kaaway ko, kalaban ko. Bibigyan pa kita ng baril para barilin ako. Of course not. The same thing applies to politics, you know, politics. Bibigyan ba kita ng sapat na armas para magkaroon ka ng tinatawag na bank politics. Mag-i-invest ka rito para ikaw ang boto ng tao at any time na yariin mo ko, yariin mo ko. Pwede. Aba, eh, tignan nyo muna yung magbasa muna kayo ng libro ni Machiavelli para maintindihan. Machiavellian. The Prince.
Mabigat yan si Machiavelli. May, may puntos naman si Secretary Abad dyan eh. Kasi ako, galing din ako ng Batanes noon. Noong kumontra nga ang pamilya Abad sa kay President Arroyo. Talagang winidhold nila yung ano, yung pondo para sa Batanes. Kaya medyo nagsuffer nga yung ano, yung probinsya ng Batanes. Pero alam naman ni Secretary Abad na mali yung ginawa nila noon. Sana wag nang gawin niya. Oo naman. Yan ay bahagi ng yan ang isa sa mga loopholes. Yan ang isa sa masasabi nating pangit na mukha ng demokrasya. Gantihan yan. Ano? Parang vendetta. Palagi natin sinasabi, majority. Di ba? Parang karin yung Abu Sayyaf, sinugutan yung Marines. Mm. Yung Marines naman, sinunog yung Abu Sayyaf. Parang pareho na rin. Hindi, two wrongs cannot produce. Binugusan ng gasolina at saka sinunog. One right. Ganun din. Two wrongs cannot produce. One right. Hindi malayo sa equation niya. Di ba? Eh, mahirap yung gano'n. Prinsipyo ng, anong tawag doon? Lex Talionis. Lex Talionis. Lex Talionis. Yan eh, ngipin sa ngipin. Mata sa mata. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Yan. Pero Old Testament yan. Na pakinggan ko kay Brother Eli. Ang New Testament ngayon, iba na. Wala na yung mosaic, lokong tawagin. Wala hindi na yung eye for a... Pag binato ka ng bato, batuhin mo na tinapay. Ang gagawin ko ngayon ay pupunta ako na bintana at pag wala akong makain at maghahanap ako ng mabait na taong kagaya ni Brian. Ito na si Brian. Babalikan ka naman ni Brian, yung mga donut na ganun kalimutan. Huwag mo na iba to, pwede mo na ibigay yung tinapay. Ibigay mo na lang. Kaya kasi maganda po yung sinasabi doon ni Brother Eli, yung ano? Pag inibig mo kasi kaaway mo, wala ka ng ibang hindi pa iibigin. Kasi kaaway mo, naiibig mo eh. Yeah. Yeah. Pero parang ang hirap, no? Love your enemies. Eh, paano ka? Paano may exception din dyan? Kung ang tinuturing mong kaaway ay demonyo, iibigin mo ba? Iba yun. Hindi iibigin. May sagot si Brother Eli dyan. Para ma-defeat mo yung evil, you do good things. Ayun! Iibigin mo ng mabuti ang masama. Kailangan i-distinguish mong maigin. Kanino mo gagawin ang kabutihan? Sa demonyo ba? Ayun pala, diba? Nakasulat pala. Sinasabi ni Commissioner Romano. Huwag kang pataig sa nasama, kundi magkustigin mo ng mabuti ang masama. Kasi pinaliwanag niya na yan. Pinaliwanag ni Brother Elian sa itanong mo kay Soriano. Na, maganda paliwanag. Yung akala natin kasi, yung mortal na pag inaway ka ng Diablo, awayin mo, suntukan. Hindi pala ganun eh. Kailangan, pag inaway mo yung Diablo, kailangan gumawa ka ng mabuti. Hindi para sa kanya, kundi para doon sa tao. Kasi hindi, pag gagawin mo mabuti yung Diablo, hindi papayag ka sa Diablo. Kaaway na. Ang ibig sabihin doon, gumawa ng mabuti. Gantihan mo ng, inaano mo ako, lalo akong magpapakabuti sa kapwa ako. Iinisin kita at sasabihin ko sa iyo, nge-nge, bungi-nge. Ang nadaigin mo siya. Oo, nadaigin mo siya. Ikaw nga, inis ka yung nge-nge, bungi-nge. Good morning, kuya. Good morning, kapag nandito ka, ang mundo'y swat.